At yung mga YouTuber sa Bukana, eh, yo! Hello! Kangkas here once again. I would say thank you very much for viewing my videos. Because according to YouTube, my channel views are up to 1,644% due to more interest in several of my videos, which is very unusual, guys. Awesome! Thank you very much. Ayun mga kangkas, wala kasing mataas na views yung channel ko na magkasunod tulad nito. Maraming maraming salamat sa inyo mga kangkas. In the past, I have already uploaded videos with 40k views, 15k views, but once in a blue moon, hindi talaga makapagbigay ng revenue. Eh medyo nagkaroon ulit ako ng magandang views dahil sa mga marites. But now, mga kangkas, let us consider again our usual topic. But there's a little bit good news. Whether we are Kapanalig supporters or we are Hansik official defender, we should love each other. Because as a whole, we are so weird! So weird! So weird! Gusto nyo makita yung ngipin ko? Hindi ko na makikita yung dati. Hinaan mo na? Ay! Shout out kay Kangkas. Anyway guys, did you remember when we had started creating our YouTube channel? Trying to look new friends to accumulate 1,000 requirement subscriber. That's so difficult time. Accumulating 4,000 watch hour as well. That's so weird. Ayun, mga kangkas, pasensya na kayo sa English version ko. Bali, challenge kasi yan nung misis ko na sabi, mag-English daw ako. Kasi, Kilala kong kaliskis mo. Oh. Dito sa bahay, yung anak ko nag-rehearse mag-English. Kasi alam niyo naman, pasukan, napasabak sa introducing ng sarili nila. E-English daw. So, nag-rehearse dito sa bahay. So, kaya mag-English daw kami. So, alam niyo mga kangkas, no? Yung mga bata, kailangan talaga i-rehearse sa English. So, pinapakinggan ko yung level ng kanyang English speaking at yung accent niya. Kailangan talaga may marinig sa magulang. Sabi ko nga sa misis ko, kahit hindi tayo ganun ka-fluent sa English, kailangan natin gawin. Kailangan mong gawin para sa anak mo. So yun mga kangkas, no? Pasensya na kayo daw, napalaban ng Inglesan. Eh sabi niya, wag ko na daw i-delete. Okay naman daw, sabi niya, pero parang bahala na kayo. So yun mga kangkas, 5,300 plus na yung subscriber natin. At maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga gustong mag-YouTube dyan, gawin nyo. Tuloy-tuloy nyo lang. Huwag kayong tumigil, ano man ang mga balaki dyan, gawin ninyo. Kasi mga kangkas, baka mamaya, hindi ako, kayo pala yung mag-success. Try and try lang, magtulungan lang tayo mga kangkas. Ako nga, kahit di ko mga kilala, may computer ako dito sa bahay. Kasi may computer shop ako mga kangkas, hindi na nagagamit, kinuha ko. So, pag may nag-request, piniplay ko. Pero hindi naman ganun ka solid gawa ng nagtatrabaho ako eh. So yung iba kong mga ka-secret weapon, busy na rin sila. So yun mga kangkas, no, sana patuloy kayong sumubaybay. Mahirap din kasing mag-vlogs kapag may trabaho. Siguro naman alam nyo yan, no. Kaya nga ako nagre-react ko lang. So yung reaction ko naman, sana huwag kayong galit. Alam ko yun ay constructive criticism lang. Sinasabi ko lang dun kung ano yung narinig ko, yung napanood ko.
real talk, kumbaga mga kaangkas. At kahit si Bajaper yung makarinig noon, alam niya na yun ay constructive criticism lang. Lahat ng mga nire-reactionan ko, mga hinahangaan ko yung mga yan, no? At alam ko maiintindihan nila yun. Lalo na ngayon na parang nagising na sila. Parang na-realize din nila sa sarili nila na tama yung ibang mga basher, yung mga good basher. Dahil yung ibang mga basher din eh, para may saayos lang naman yung nakikita nilang mali, di ba? Yun yung maganda. At dito sa comment section ko, ang dami kong nakikita na parang mayroong pa rin nag-uumpugang mga bato. So syempre, mas lamang si Kapanalig kasi alam naman natin na medyo nauna siya at syempre yung subscriber niya medyo madami at parang mas pinapanigan siya. So naniniwala ako doon na general talaga yon, wala sa talagang binanggit na pangalan kung sino at wala talaga siyang tinutukoy doon na yung sinigil out, wala eh. Buti general, wala tayong magagawa doon pag general. Hindi natin pwedeng basta-basta siya tirahin pabalik kung hindi ka naman pinupuntirya. Yun ang analysis ko doon. Pero yung sina Hansik Official, natutuwa din ako dahil ngayon nakikita ko na yung vlogs nila na parang maganda na yung mga sinasabi niya. Siyempre mga kapi sa ating mga bashers, yan, gusto ko pa rin po magpasalamat sa inyo dahil marami po kaming natutunan, marami kaming mga aral, marami po kaming naintindihan na hindi pa namin naintindihan pero ipinaintindi nyo po sa amin. Kaya maraming salamat po sa inyo. Yan. Bilang vlogger po, tatanggapin namin lahat ng mga paratang sa aming salita kasi karapatan nyo po yung mga viewers. Yan. Si Wasalak naman, parang naririnig-rinig ko. Siyempre, inoobserbahan ko, sabi nga niya eh, kailangan na nating mahalin yung mga basher. Okay na si Wasalak eh. Gusto kong kayong kausapin, including na yung kay Louie, no? Dahil baka nahiya na si Louie, hindi na ilang yun sa ano. Gusto kong tapos na huwag kayong kumalabang magagalit kay Louie. Wala naman, hindi naman kayo galit, no? Siyempre, huwag din natin silang i-criticize na parang under the ground, yung below the belt. Nakakaano din nga naman yun, demoral. Yung critics natin ay yung medyo parang mag-i-improve yung tao. Yun maganda yung ganun. At siyempre, kailangan natin na magmahalan bilang viewers at creator. Diba? Apektado tayo dahil siyempre viewers tayo eh. Hindi naman nila pwedeng pigilan na mag-react ang bawat tao dahil kumbaga sa magtitinda ng pandesal eh, customer nila tayo. No? Kaya may karapatan tayo mag-react dahil kumikita sila sa atin. Ako, kahit YouTuber ako, viewers din ako. Kaya may karapatan din ako mag-react. Kayo, sila, meron, lahat pwede. Dahil nasa social media tayo eh. Basta constructive criticism lang po yung ating bibitawan. So sana naintindihan niyo po yung objective ko. Talaga maraming salamat dahil yung mga video ko na sunod-sunod series of uploading eh medyo nakakuha ng mataas na views ngayon na napaka unusual. At yung mga YouTuber sa Bukana, proud naman ako sa kanila eh. Dahil sa pag-YouTube, nakakaahon sila. At kailangan nating matuwa dahil yung kapwa natin Pilipino ay umangat sa buhay, di ba? At yung sinasabi ko kanina na kung gusto nyo mag-YouTube, gawin nyo. Dahil mga kaangkas, no, kahit lahat ng tao ay mag-YouTube,
eh, kayang-kayang bayaran yan ni YouTube. Mayaman si YouTube, mga kangkas. Pero depende sa content. Kailangan talaga ay may napupulot na aral, may sense. At talagang sinasabi ko sa inyo, hindi sa dinidiscourage ko kayo. Napakahirap po talagang mag-umpisa. As in, napakahirap po. Ako po, nag-umpisa. Yung 10 subscriber, napakahirap po. Kaya inuna ko muna yung pamilya ko na para magkaroon lang ako ng 10 subscriber. Then, sa trabaho, ang kapal lang mukha ko para ipasubscribe sila. At nung nakarating na ako sa 99, tuwan-tuwa na ako dahil isa na lang, 100 na yung subscriber ko. Imagine ha, ang dami pa namin mga katulong nun. Andyan si Nabay Japper, andyan yung mga small YouTuber pero lampas sa 1,000 subscriber. Tinutulungan nila kami, pero halos isang taon pa rin bago maka 1,000 subscriber. At ang pinaka malupit doon, yung watch hour, mga kangkas. Na ang dami namin, mga secret weapon, nagtulungan din kami. At yung computer shop ko, mga kangkas, ginamit ko yun. Isang buwan, 5,500 po ang kuryente ko doon. Ganun po kalupit ang ginastos ko sa pag-support ko sa secret weapon. So yun mga kangkas, hanggang sa muli, medyo late na aking pagtulog. Alam nyo naman, panggabi ako. Ito, gumuli ako ng panibagong pang-upload ko. Eh, mag-alas 12 na. Mamaya, 2:30, gigising na po ulit ako para pumasok. So yun mga kangkas, bye-bye!